Chinese New Year nga pala, kaya ganyan yung vibe. Pero parang ano siya, ang vibe niya parang aloe vera. Hindi natin i-red yan. Ayoko ng blue and red. Ang ganda ng aircon. Bagong-bago. Hindi ko ma-distinguish kung queen size yan or king size. So, ayun. Ang galing. Hello guys, I'm back again with another video. At guys, itong video na to ay patungkol dito sa hotel ko dito sa Kota Kinabalu. Actually, alam nyo, una pa lang nung pagdating ko dito, tingnan nyo dun sa episode 1 ng Kota Kinabalu. Ay, ako guys, ay na-amaze na talaga. Kasi ayun, as you can see, ito mismo yung front ng hotel. And parang nasa city center siya, pero hindi pa ako makapag-judge kasi kadarating ko pa lang at gabi. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung front ng aking hotel, ang Daseraya. And ayan mismo yung ground floor. And ayan, as you can see, tingnan nyo yung taas. Ayan yung taas. So, meron siyang 4 floors in total. Ayan. So, kapag kapapasok ka, itatap mo tong keycard dito. Kasi for security purposes, tas ipupush mo to. Ayan. Then dito is ito yung mismong lobby or mismong front desk niya dito sa ground floor. Ang makikita niyo dito is meron ditong area kung saan parang upuan. Ayan, parang Chinese vibe. As you can see, na may pwedeng maupo yung dalawang tao. Tas dito, ayan. As you can see, oh, meron dyang upuan. Plus dito. And pwede kayo dito mag-charge forever kapag mag-iintay kayo. Mabango. Hello! I'm just logging. And dito sa side na to, is ayan, nakikita niya, meron dito mga brochure. And brochure, kung gusto niyong makita, meron diyang reflexology, ayan, aquascape, pa center. Tapos kung gusto niyo magrenta, ayan, kung gusto niyo magrenta ng mismong car, full day, ayan, and whatsoever, ayan na parang 130 Malaysian ringgit yun. And ayan, may pa-microwave sila. Bumili ko ng food dun sa KFC, iinit ko dito mamaya. And ayan, the Bean Express. Meron din sila ditong ino-offer na coffee and whatsoever. So ayan, Americano is 8 ounce nila, is 9.80 Malaysian ringgit and whatsoever. Ayan, ayan, tika nyo. Ah, Chinese New Year nga pala, kaya ganyan yung vibe. Kasi yun yung mismong punta ko dito. And ayan yung front desk. Ayan, hi! Hello! So ngayon, pumalik na tayo sa ating room. And elevator sila dito. Natin yan. Ayan, okay. And ayan, tignan nyo, may total sila na 4 floors. May ground floor, first floor, second floor, and third floor. Doon tayo na-assign. And ayan yung itsura ng kanilang elevator. Ano yung elevator nila? Medyo maliit lang, but it's okay. Parang feeling ko nga, boutique hotel ba to or whatsoever. And maganda naman yung vibe. And guys, mabango. Mabango yung air freshener nila. Ayan yung hallway ng third floor. Ayoko mag-ingay. But ayan, may pasalamin dito. Hello! Grabe! Ikaw yung idol kong vlogger! Grabe, alam mo, idol na idol kita! Parang piling ko ang ingay ko. So ayan yung hallway. Doon sa side doon, madaming rooms. At ito, may rooms din dito. At ito naman sa side na to, ayan, as you can see, mayroon dyan parang fire exit o hagdan kung gusto yung maghagdan. Pero ako, ayoko maghagdan. No. Punta na tayo dito. Ayan yung mga rooms. So ito yung room ko. 303, okay? So, let's go! Pwede mag-doorbell. Uy, katok ako. Hello. Ayan. Hello! So ngayon, tara na ngayon at mag-room tour kasi nakapag-check-in na ako kanina. Pero wait nga lang pala. Papakita ko muna sa inyo yung check-in requirements. I mean, check-in procedures pala. Sorry, inaantok na ako. Okay guys, check-in time. So, andito na tayo mismo sa front desk. Then, meron palang deposit 100 Malaysian ringgit, right? Yes, yes. Okay. So, ayan. Bigyan natin 100 Malaysian ringgit. Then, kukunin natin to bago tayo lumabas dito sa hotel pag nag-checkout. Ayan, natin kanya. Ang ganda. So, sa separate vlog ko na lang, ipapakita sa inyo mismo hotel na room tour. Okay guys, I'm back at ngayon mag-room tour na tayo dito sa Daseraya Hotel. And ayan, as you can see, pagpasok nyo dito is, ayan muna, pintuan muna tayo. So, sa pintuan, is makikita nyo agad to, mismong lock, if ever ilock niyan. Tapos meron ditong silipan, ayan. Oh my god, nakakatakot. Okay, so dito sa side na to, makikita nyo is yung napakalaking CR guys. Talagang spacious ang CR dito. Tingnan nyo naman, parang nasakop nga niya ang buong floor area. Diyos ko. Tapos ayan, pagpasok natin, makikita nyo agad tong shower room. I mean shower area. Then ayan, mayroon itong body soap. So ayan, ayan may laman siya. Tapos itong hair soap. Shampoo yan. So ayan, i-click natin. And ito, mayroon itong pa-shower na ganyan. And itong mismo parang shower na malaki. Hindi ko alam tawag dyan. Wait, nalagyan yung kamay ko na mismo. Ang bango! Ang bango! Pero parang ano siya, ang vibe niya parang aloe vera. Ganun yung amoy ng mismong hair kasi nalagyan na yung aking kamay. Then meron dyan parang pa-shower curtain. Ayan. So, buksan natin. Uy! Yung paborito kong vlogger ulit. Joke lang. Ako, ikot dun sa part na yun. So, ito, sa side na to, makikita nyo, may salamin dyan. Then, ito, if ever kung gusto nyong patayin. So, patayin natin yung ilaw. O, nakapatay yung ilaw. Buksan natin ilaw.
nakabukas. Actually, hindi ko guys alam itong red na to. Pwede ba mag-comment down below kayo? Comment down below kung alam nyo to guys. Hindi ko alam kung parang pang-init to or whatsoever. Pero nagko-color blue din siyang ganyan. Pero as a OC person, okay. Hindi natin i-red yan. Ayoko ng blue and red. Gusto ko blue parehas. And sa part naman na to, meron ditong sink. Ayan, as you can see, ang sink niya is ito. Okay, paano ba buksan? Ayan. Oh, malamig-lamig. Malamig-lamig ang kanyang tubig at parang walang heater na part to. Okay, so dito sa side na to, isang kanilang pa-complimentary na toiletries. Ano to? Oh, parang shower cup. Ayan pala yung mismong label. Tapos ito, sanitary bag. Tapos ito ay vanity kit na meron pong pangkuko. Pangkuko. Tapos cotton pads. Tapos cotton pads. Oh, diba? Tapos may pa-soap. Ayan, wait lang. Ay, nahulog pa. Diyos ko, Lord. Ayan, yung soap. Ayan, as you can see, may soap. Plus, meron dalawang toothbrush. Ayun, ganda ng toothbrush nila yan. Ganda ng toothbrush nila. Hindi ako nag-uwi ng toothbrush pero parang gusto ko yung uwi ito. Ayun na parang eco-friendly yung kanilang toothbrush. Dalawang ibibigay sa'yo. Tapos, itong cup. Ayan yung cup na pagka kunyari kayo ay magmumumog. Ang gagawin nyo. Ayan. Nagayon. Ganun po ang gagawin. Plus, sa side na to, ayan, makikita nyo, is meron ditong towel. Ayan yung towel nila. And actually, ang towel nila hindi na maputi. And parang okay-okay pa rin naman yan, guys. Kaya na yan. Pagtsagaan na. Pero ako, may dala akong towel. So, ayan. Ito, mismo sabitan ng towel. And ayan, meron dito sabitan. Gusto nyo isabit dito mga nagamit yun ng mga pantalon. Ganyan. Ay, wow! Ang cool, oh. Pwede kayo dito mag-charge. Grabe naman, ang daming saksakan dito. And dito sa side na to, as you can see, andito ang inidoro o toilet na merong bidet. Tingnan natin yung bidet kung malakas. Ayan. Pwede-pwede na yung bidet. Malakas-lakas na rin. Pwede-pwede na pagtsagaan. Plus, wait lang. Ayaw ka shoot. So, ayan. Nakalagay, do not throw paper towels or feminine products in the toilet. So, flush natin. Ay, malakas ang pressure. Tapos meron ditong pa-tissue. Ayan, pwede nyo istapit dyan yung phone nyo. I mean, ilagay dito if ever na kayo jume-jebs. So, ayan, meron dyan para trash bin. Tapos ito, meron pa floor mat. Tapos may pa chinelas. At ngayon, magpunta na tayo sa side na to. Dito sa side na to is open cabinet. Feeling ko ang ingay ko. Narinig siguro sa kabilang room. So, ayan, meron ditong, meron silang coin hanger dyan at nakalagay dito, tignan nyo. Amenities such as shaving kits, hair dryer, slippers, ironing board, and other are available upon request. So, pwede kayo mag-request. Sa lahat ng gusto mag-shave dyan, magpatuyo na buhok, sleep, I mean slippers. Literal na slipper kaya ito. Maka-request nga. So, yan guys, ito. And, ayun yung number nila. And, pwede nyo daw sila kontakin sa WhatsApp if ever, sabi nyo sa reception. Okay, tas ito, ano to? Bagwa ba to? Hala, bagwa! Hindi yan bagwa. Wala na naman ako. Sabi. Ayan, sa side naman na to is meron dito storage, guys. Ayan, pwede nyo dito isabit lahat ng mga gusto nyo ilagay. Kunyari, gusto nyo ilagay dito yung mga ibang plugs nyo or whatsoever. Pwede dyan. And ito, ang kanilang mini bar. Actually, medyo madumi na. Ito, galing ko tong Brunei. Ito yung binili ko sa KFC. Tapos ito yung mga brochure na ginamit ko. Then ito yung kanilang keycard. Ayan yung keycard nila. And ayan, as you can see, oh, diba, makikita nyo dito yung electric kettle. Ayan, electric kettle. Meron pa tissue, nakasarayan kanina pero binuksan ko na. Tapos meron ditong pa cup ng coffee. Then meron ditong pa sugar. Ayun yung sugar. Tapos meron ditong pa coffee mate. Meron ditong pa coffee. At kung gusto niyo ng tea, oh, diba? Ang ganda ng tea nila, Saba tea. Plus, sa side na to is merong charger. And if ever kung gusto niyo, na-on and off yan. So yung phone ko, i-charge ko dyan. Ayun, as you can see. So dito sa side na to is yung mismong refrigerator. Ayan, no? Tignan nyo, ay, ang lamig. Ang lamig. Pwede na dito ilagay yung ating mga drinks. Then, ito yung phone ko. Ayan, yan yung phone ko po. Ay, may nag-comment. Ang comment niya, basahin natin. Mura ba sa Don Quixote? O sige ate, napunta na naman tayo sa Japan Vlog. Opo, mura po sa Don Quixote, pero mas mura po sa mga drugstore. Okay, ituloy na natin ang room tour. So dito, nakalagay yung mismong keycard. Tapos ito, naka do not disturb. I-on natin yung do not disturb. Makeup room, kung gusto nyo magpa-makeup room. Tapos yung mismong ilaw, ayan. Patay yung ilaw. Buksan natin. O, di ba? Nakabukas na naman. Tapos ito yung mismong remote ng aircon. At alam nyo ba? Guys, ang ganda ng aircon dito. Like, literally, yung parang mga nasa bangko. Ayun o. Nakikita nyo? Ang ganda ng aircon at bagong-bago. Like, tignan nyo. Ang lamig. Ang lamig ng aircon. Kaya ako natutuwa. As a person na napakahilig sa aircon, isa po yung napakagandang feature ng hotel. Kaya worth it agad ang ating pag-check-in dito ngayon pa lang. So, mag-proceed na tayo sa mismong bed area. Ayan, as you can see, ito po, napakalaki ng mismong ating bed. Ayan, as you can see, hindi ko ma-distinguish kung queen size yan or king size. Sa daming hotel ko nang napuntahan, hindi pa rin ako marunong mag-sizing. So, yan, basta malaki. Malaki. Hindi siya
single bed. So, malaki. Pwede kayo magulong-gulong dyan. Pero kung dalawa kayo, kasyang-kasya. At sa side na to is may isang ilaw dyan. Ayan, as you can see. Tapos, mayroon ditong parang pa-side table na bakal. Nilagay ko lang yung bag ko and power bank. At sa side na to, ayan, makikita nyo dito is andito yung mismong switch ng room, ano to, room na ilaw, tapos yung sa reading. Reading ito yon. Ito yung reading. Wait. Ayan ang reading po. So, i-off natin. O, oh, diba? Ayan, naka-on na ulit. Tapos, ito naman is yung doon. Ayan, diba? Namatay yung doon. Tapos, buksan ulit natin. O, oh, nakabukas ulit yung ilaw doon. Tapos, meron ditong USB na saksakan. If ever, kung gusto nyo mag-charge ng phone, pwede isaksak dito USB. Tapos, yung mismong socket. Ayan, pwede yan. Plus, guys, ayan, meron ditong television. Ayan, kung gusto nyo mag-TV. At meron silang provided na dalawang complimentary water. At meron ditong working table if ever, kung gusto nyo mag-laptop and whatsoever. At may chair dyan, okay? And yun nga lang, alam nyo, medyo madilim dito sa mismong room na to. Kasi for me, parang naiisip ko is ito lang yung mismong pinaka-ilaw. Pero kasi kapag ka-umaga o araw, maaraw, ayan, natural light. Natural light yung makikita natin dyan. So tomorrow, since gabi kasi ngayon, papakita ko sa inyo bukas kung ano yung itsura nitong side na to. Okay, so itataas ko yan at papakita ko sa inyo kapag ka-morning time. Ayan guys, so since nandito ang ating ilaw, dito tayo uupo at nasa likod ko yung mismong CR. At ngayon naman, bibigyan ko kayo ng rason, I mean, ng explanation kung bakit ito yung binoko, okay? So, nag-research ako dito sa Kota Kinabalu kung ano ang magandang hotel. And, so far, sa lahat ng mga nahahanap ko na mismong hotel, isa ito sa may magandang ambience. Like, parang renovated at maganda yung theme at maganda yung style ng room. So, nagustuhan ko siya. And, alam nyo ba, pagpunta ko dito, like, paghatid sa akin ng Grab, is nagustuhan ko agad. Kasi, ang tawag dito, hindi outdated yung design niya and feeling ko renovated siya. At the same time, is boutique hotel siya. Pagka sinabi boutique hotel, medyo maliit siya. Then, hindi madami yung kanyang mga rooms. I mean, itong hotel na to, hindi madami yung rooms niya. And, hindi din madami gaano yung kanyang mga floors. Like, for example, hindi aabot ng 12 floors. Ganyan kasi apat na floor lang eh. Ground floor, first floor, second floor, and third floor. At dito nga tayo sa third floor. Pero hindi ko sinabing boutique hotel to, ha. Kino-compare ko lang. Correct me if I'm wrong. I mean, I just want to clear. Okay, so hindi pala correct me if I'm wrong ang term doon. Okay, so yun. And alam nyo, nag-research ako kung ano yung magandang hotel. At isa ito sa hotel na may magandang reviews. Like, puro mga Filipinos yung mga nagre-review. Kasi chinek yung review niya sa Agoda, chinek yung review niya sa Booking.com, chinek yung review niya sa Google. So far, maganda naman ang mga reviews. And doon inihatid nga ako dito, madami nadaanan guys sa night market. At medyo city center. Ang dami, may KFC pa nga nadaanan and whatsoever. Kaya natuwa ako agad nung nakita ko siya. And binook ko nga pala to sa Klook. So yung link nandiyan sa ibaba, the Seraya Hotel Kota Kinabalu. And also, you can use my code Paul Ivan 5off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount sa lahat ng available sa Klook, mapa hotels, mapa tours, and mapa activities. So ayan, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ko siya binook. So binook ko po yung hotel na to sa halagang 6,337 pesos 0.92 cents. So yan po ang total. 4 nights ko po binook. So yan po ang presyo. Plus, ito naman yung presyo. Ayan, i-divide ko na lang. Yan po yung presyo niya per night nung binook ko. And so far, satisfied naman ako so far. Pero hindi ko pa maibibigay yung full review ko sa end pa lang ng video na ito ko ibibigay. Dahil nga kadadating ko lang dito. Pero so far, nagugustuhan ko siya. And wala naman akong bad comment. Kasi secured. Nakita niyo, may patap-tap pa dun sa mismong ano. Bibihira na lang yung nakikita kong hotel na ganun. And nagandahan ko naman yung service. At so far, okay naman. And chinek ko yung kanilang internet. Syempre, sa wifi, dun tayo nagre-rely. Alam nyo, kanina chinek ko na to. Kanina umabot ng 113 Mbps. And nung pag-check ko ngayon, medyo bumaba. Ayan naman ngayon, 95.9 yung download and yung upload is 175 Mbps. Syempre, gusto ko sa mga hotel reviews natin, isasama ko na sa inyo. Isasama ko na sa video rather, yung mismong mga speed ng wifi para kahit papano is may i-expect kayo. Kasi may mga time, may mga hotel na 5 lang, may mga hotel na bilis-bilis naman, umabot pa nga ng 300, may mga 200, 100, at ito naman, maganda na to. So, bahay nga namin, 50 Mbps lang yung internet namin, tapos dito, 90 plus na ang internet speed, diba? So, okay na to, good deal na to. Hindi naman kayo laging magda-download at mag-upload. So, pwede-pwede na yung panonood ng YouTube, pag-upload ng TikTok, pag-upload ng IG stories, pag-i-status, pag-po-post, so, pwedeng-pwede na yan. Bukas, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano pa yung mga dapat ipakita tulad ng mismong outside
outside na to, ayoko muna siya buksan kasi gusto ko tomorrow yung mismong unang tingin ko na ganyan na talagang magagandahan ako or mapapangitan. I'll be honest naman sa inyo sa opinion ko kung ano talaga ang aking thoughts. And yan, bukas na lang, and bukas papakita ko din sa inyo, I mean sa mga susunod na videos dito sa vlog na to, kung ano ang itsura ng paligid ng hotel pagka umaga at may sunlight, okay? So good night na muna, magpapahinga na muna ako, okay? Good morning, guys! So, di ba, sabi ko sa inyo doon sa previous clips, ay papakita ko sa inyo yung itsura ng labas, like yung bintana, para kahit papano aware kayo. Tignan natin kung maganda ba yung view, sabay tayong mag-blind reveal. Okay, let's go. Ayan, sana maganda. So, ayun, ang galing! Pader, ang ating view pala. Akala ko naman ang view natin is yung parang city view, ganun. So, at least okay lang din naman yung room, guys. Baka may time na kapag kayo na-assign sa side doon, eh, malinis. I mean, ano, tawag doon? Makikita nyo yung mismong view. And, medyo madumi ang labas, ha? Medyo madumi ang labas. Hindi man halata-halata, pero at least malinis naman yung loob. So, okay na yan, guys. At least meron tayong sunlight dito. At hindi tayo masyadong magmukhang aswang dito. So, yun yung itsura ng labas. Hello, guys! Ngayon, mag-checkout na tayo dito sa ating hotel, which is dito sa Dasaraya Hotel, dito sa Kota Kinabalu, okay? So, syempre, every room tour and every hotel tour sa dulo, meron tayong quick verdict or review po sa hotel ko. I-recommend ko sa inyo. So, unang tanong, i-recommend mo ba Ivan yan sa amin? Ang sagot ko po, yes. I-recommend ko siya kasi number one, budget hotel ito, pero hindi mo mararamdaman na budget siya kasi hindi outdated yung design, maganda yung servisyo, malalamig yung aircon, bagay aircon, pinakita ko sa inyo, diba? And guys, napakaganda ng location. So, good siya in terms of budget and in terms of location. And if ever kayo, kung interesado ko yung ibook to, yung link is nasa ibaba. And also, you can use my code, PaulIvan5OFF, para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-agree sa club. Mapa hotels, mapa activities, mapa tours, mapa SIM card. So, applicable yung code na yan, okay? So, ngayon, is kaya ko siya i-recommend maliban sa budget and sa location kasi napakaganda, guys, ng baba nito. So, pasok nga din yun sa location park kasi napakadami restaurants. And alam nyo, dun lang sa mismong, hindi pa dito sa video na to yun malalabas, pero doon sa pinaka last episode ng mismong series na to, is alam nyo, nung ko lang in-explore, napakadami palang nakapaligid dito. Malapit lang pala dito yung Filipino Market, malapit lang pala dito yung Marilyn na statue, malapit lang pala dito yung Warisan Square, malapit lang pala dito yung mga KFC, Burger King, at iba pang restaurants, at yung mga local restaurants dito, napakalapit lang pala, guys. Kaya if ever, kung kayo kinoconsider nyo magpunta dito at dito mag-check-in, is pwedeng-pwede to. I highly recommend this one. Budget na siya, and napakalapit lang niya sa Kota Kinabalu Airport. Actually, karamihan ng hotel andito sa area na to, so mag-grab lang kayo from there sa mismong airport, then makakapunta na kayo dito. And if ever, kung ito pa lang yung video na napapanood nyo sa Kota Kinabalu, make sure na panoorin yung episode 1, 2, 3, 4, and yung finale episode, okay? Para mas matuto kayo about dito sa Kota Kinabalu, okay? So yun, ang ganda-ganda naman niya. And ito, natuwa ako sa mismong CR niya. Malaki, spacious, and mismong okay naman siya kasi yung wifi, ang bilis din. Ang bilis ng wifi, pinakita ko naman sa inyo, diba? At meron din dito refrigerator, meron dito electric kettle, meron dito TV, and whatsoever. So, lahat ng kailangan nyo nandito. So, if tatanungin nyo, may heater ba? Yes, may heater. Nare-replenish din yung mga coffee, tea, and mineral water every day. So, depende na lang sa inyo yan kung ipapareplenish nyo or hindi. So, yun lang naman ang gusto sabihin dito sa video na to. Let's make it short lang kasi okay siya. I highly recommend this hotel. And if ever, kung gusto nyo i-book, is i-book nyo na. Hindi kayo magsisisi at hindi ako mapapahiya sa inyo dahil magandang location, magandang servisyo, at yung budget nyo, pasok na pasok dito. If ever, kung budget traveler kayo, pero kung lavish or luxury traveler kayo, pwedeng-pwede kayong mag-check-in naman sa Hyatt Regency Hotel dito sa Kota Kinabalu. Malapit lang din yun dito, and tapat-tapat lang niya yung mismong seaside. Okay? So yun, guys, maraming salamat. Make sure to click like this video. Make sure to click the like button sa video na to and mag-comment kayo sa baba kung meron kayong gustong sabihin at itanong pa tungkol dito sa Kota Kinabalu. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell sa tabi niya para lagi kang updated every time may bago ako upload. Okay? So yun lang. Thanks!